Hi guys, good morning. This is Yoli again from Zest Gardens. Welcome back. Today guys, I would like to share with you on how to propagate or harvest a Cryptanthus bromeliads. Alam nyo ba yung maliliit na mga bromeliads? Ang pangalan niya ay Cryptanthus. So anyways, yun yung aking isi-share sa inyo ngayon. So today, I would like to share with you on how to harvest, cleaning, and potting. I only started with this bromeliads, the Cryptanthus bromeliads, ng isa o dalawang pot lang. And then now I have a lot of it already, so I'm ready to sell it. Okay guys, I will share it with you. I know you're excited, and thank you so much for subscribing, for those who subscribe, and welcome back. And for those na nagustuhan nyo yung aking vlog, paki-subscribe so you can follow me and like down below, and then give some comments or suggestions. Thank you so much. Guys, ito yung sinabi ko sa iyong Cryptanthus bromeliads. Iwan ko kung meron kayo nito sa inyong backyard, sa inyong garden, o isa sa inyong mga collection. Tatlo lang yung aking variety nito. Meron akong ganito, brown, at saka merong pink, na parang pinya. So, ito ngayon ang aking iba vlog. So, you will know na hindi pala patay itong bromeliads na ito. Akala mo patay na, pero hindi pa. So, this is, we will start from harvesting. But guys, mainit dito sa aking nursery. Anyways, ito yun guys. Ito yung anak niya, nakita nyo. Okay, this is how you gonna do it. Just hold your other fingers, has to hold one of the leaves, and then you just twist this one out. Okay, this one. Okay, there you go. Okay, that's one. Okay, this is how we gonna do it. Now, since you are twisting it on your left side, so yung right na ang mag-hold nito, or else madadala pati nanay. Okay, so ganito lang guys ang pagkuha nito. Now, may bulaklak siya dito, kaya siya nagkaanak. Ngayon, parang patay na siya, no? Pero hindi pa, magbibigay pa siya sa iyo ng offsets. Okay, so meron pa ako ditong sample na para alisan natin. So you will really have an idea on how to do it properly, na you won't be hurting the plants. Ganyan. Isang plant, pag minsan, dalawa, tatlo, apat, depende sa generosity ng plants, ano? Meron din namang mga plants, mga Cryptanthus na medyo kuripot magbigay. Sige lang, pagtiyagaan nyo lang diligan. One day, bibigyan din kayo ng maraming offsets. So, ganito yun guys. Ito hindi siya naaarawan. Nilagay ko kasi siya sa ilalim. So, hindi siya masyadong naaarawan. Kaya hindi masyadong dominant yung pink niya. Yun yung gusto ko sa bromeliads talaga. Kasi, napaka resilient nila. Ilagay mo sila sa malilim. Okay lang sa kanila. Ito naman yung isang klase ng Cryptanthus. Okay, medyo mahaba na siya guys. O kasi kailangan na talaga siyang i-harvest. Okay. So, ganyan. May maliit pa dito, pero huwag natin na muna siyang i-harvest. Kasi maliit pa. Itong isa, pwede na natin siyang i-harvest ito. Kasi nag-etoliate na siya, no? Humaba na siya. Kasi naghahanap siya ng sunshine. Pero pag mailagay ko siya doon sa merong araw talaga sa other side, doon sa nursery, ay lalabas din yung kulay niya. Ang ganda din ito, guys. Meron akong isa dito. Medyo kuripot. Ito siya. Kaya lang, isa lang yung anak niya. Iyan, oh. Hindi ko muna siya
harvest, hindi dito lumabas sa ibabaw. So dyan, sa tabi, parang sucker. Ngayon guys, ang gagawin natin, oh, by the way, pagka naalisan mo na siya, ganito ang mangyari. Parang nangungulubot. Pero hindi siya patay. Ano? Hindi siya patay. You just continue taking care of her until na talagang wilted na siya. Ito oh, meron pa siyang isang baby nandito. Parang isang sucker. So, inaano ko pa rin siya, dinidiligan ko pa rin siya until na mag-wilt. Bibigyan pa ako nito ng mga offset. Guys, we were able to harvest this many na cryptanthus. So, yung mga babies nito. See? Ang dami, ano? Ito yung babies niya na hinarvest ko kahapon. And I decided to do the video today. So, ito is ready for planting na. Ang next step, guys, is cleaning. Ganito lang, guys. I-dip mo lang siya dito or i-soak mo siya para ma-clean up siya. Ganyan. Yan. Malinis na, no? Okay. Parang i-wash mo lang siya. Tapos nito, guys, ganito lang gagawin mo. Gagawin nyo. I-turn upside down nyo siya at ilagay dito sa nila. Gumagamit ako ng plastic na plate. Ngayon, kung hindi ako gumagamit ng ano, ng washcloth, ang ginagamit ko ay itong table napkin. Ganito guys, i-turn upside down nyo lang dito para maalis yung tubig dito sa loob. Ganyan. Pagkatapos nito, pagkatapos mong mailagay siya ng ganyan, ay maybe in 2 to 3 hours na medyo ano na siya, yung dry na siya, ay pwede na natin siyang itanim. The reason why I harvested part of that yesterday, because I want to show you how to do it. How, you know, make it effective. I am using coir dust. See? It is a mixture of coir dust and a rice husk. So, and a little soil. I use vermica soil. This is vermica soil. So, yung ipot ng ano, ng mga natbulate. I think it's bulate. It's earthworm. Ito, a mixture of this and a coir dust and a rice hulls. So, yun yung ginagamit ko na medium para dito. So, tinatanim ko siya. Good that I have already a dried ones here. Ito. Ito yung gagamitin nating pangtanim. Guys, ito yun. Ito yung itim dito. Ito yung vermicas soil. Minix ko sa soil. Tapos ito yung coir dust. Yung ano, rice husk. And ito yung rice hulls. So, imimix lang natin sila together. Kasi ang itong coir dust, mag-hold ito ng moisture. Ito yung aking medium na ginagamit dito sa aking bromeliads. Ngayon, gumagamit ako ng, alam nyo, yung use na pagka may party, nilalagyan ng salad, ito, or dressing, or whatever, yung mga sweets, ganyan. Sinisave ko sila. Dito ko, tapos binubutasan ko, kinakat ko yung sides para dito magdi-drip yung water pag nagwa-water kayo ng inyong cryptanthus bromeliads. Okay. So, ganyan lang guys. Tapos, pasensya na kasi cellphone lang yung aking gamit. Wala pa akong camera na pwede kong i-adjust yung kanyang ano. Okay, so ganito lang guys, ilagay nyo dito, na-mix na natin, ano, ito na yung mix. Ilagay mo dito sa, ano, kasi ito yung aking seedling, instead na buying nung, ano, ito yung aking seedling cups.
So pagka medyo lumaki na sila ng konti, pwede mo na silang i-transfer ng malaki-laking pot. So ganito lang guys. Oh, yan, dried na siya, di ba? Oh, tuyong-tuyo na. Ganito lang. I-ano mo lang dito sa gitna ng daliri mo. And then, lo and behold, ayan na. Ayan na. Okay. So, ito na yung iyong cryptanthus na ano mo na naitanim na. Okay, I'll show you my bromeliads, which is the bigger one. Family lang ito ng mga bromeliads. So, ipapakita ko sa inyo na nag-start lang ako ng dalawa o tatlong plant. Now, I have those. Okay? I will tour you to my bromeliads. Aking bromeliads. Kasama kasi siya sa aking mga ibang tanim. But anyways, so yun. Ito yung mga bromeliads ko, guys, dito sa nursery ko. So yan. Marami akong variety ng mga bromeliads. Nagsimula lang ako nito ng dalawa. Isa sa bawat variety. Depende kung magkano yung, alam mo na, magkano yung presyo. Kaya ito, napadami ko na sila. So, I'm ready to market these things already. So, kaya nga gustong-gusto kong i-share sa inyo. Kasi yung hobby natin, pwede nating gawing income. So, I encourage you guys, mga mommies, yung mga free time ninyo ay pwede nyong gawing very productive. Masaya pa kayo. Okay? Thank you! Guys, natapos na natin yung dapat nating pag-usapan. Nandito na, nakapat na tayo. Ganyan lang ang gagawin nyo, guys. Make it a hobby. And maybe once na meron na kayong marami, you can sell it. And just to have the feel in the market, huwag naman masyadong kunin mo lahat yung iyong capital nung pag nagbinta ng ganito. Ako pagka nailagay ko siya sa desk garden ito, kasi maganda talaga siyang pang desk garden ito, kasi hindi siya lumalaki masyado. Tapos misting lang din, imimist mo lang siya kapag ka nasa table mo, imimist mo lang ng ganyan, and then she will be okay. So pwedeng gawing dish garden, panglagay sa table pagka nagkapital ka na. You just cost it a little bit and a little markup. So you go from there. Okay, so thank you so much guys for your time, and I hope that you enjoy and you get a little of something today that you learn from me, from my experience. I'm not really that good, but based on my experience, it really does help me get a little of something from my hobby and make it into a business later on. All right, guys, thank you so much, and see you for my next video. If you like, click the like buttons and then subscribe. Thank you so much. Bye.